Hello guys, today ang ulam na lulutuin natin ay tulingan na may gata. Coconut milk with tulingan. So ingredients natin first is yung isda, isdang tulingan. And then coconut milk, gata sa nyug. At saka itong luya, ginger, and also onion. I only have here white onion. Pero kahit yung red, pwede rin yun. And then, itong bawang at chili. Siling pula. Lalagyan din natin ng betchin, black pepper, dato puti vinegar, at saka magic sarap, at saka asin. Yan. So, first, ang gagawin ko, hiwain ko muna sila. Tapos, ilalagay ko sila dito sa kaserola. Tapos, pakukuluan. Ganun lang siya kadali, guys. Hiwain ko muna saglit. So, ito na, guys. Nahiwa ko na yung isda at saka yung mga ingredients na ilalagay natin. Ilagay natin dito sa kaserola. First, ilagay natin ang isda. Yung tulingan. Tapos, ilagay din natin ang white onion. Yan. Gusto ko maraming onion. Kasi masarap kainin kaya to. Itong onion, masarap kainin. At saka itong luya. At bawang. Tapos, sili. Kung mahilig kayo sa manghang, pwede nyong dagdagan ng maraming sili. Sa akin, tama lang yan. Ganyang kaanghang. Ayoko masyado ng level up na maanghang talaga. And then, isunod natin tong coconut milk. Ilagay na natin siya, guys. Yan. Rich and creamy na coconut milk sa Thai. From Thailand. And then, i-boil na natin to siya. Open natin ang fire. Ayan. Pag kumulo na siya, tsaka natin ilagay yung ibang mga condiments like yung suka, ano, betchin, asin, paminta. Mamaya na natin ilagay pag nagkulo na siya. Ayun na guys, kumulo na siya. Umaakyat na sa taas yung ano niya, yung kulo. So, kailangan natin i-open yung kaserola para hindi siya maano, tawag nito, hindi mag-spread yung sabaw. Hintayin natin na lumapot ng mabuti yung ano niya, yung coconut milk, bago natin ilagay yung mga condiments. Haluin natin siya, guys. Tignan natin kung super lapot na yung sabaw. And, okay na to siya. Ilagay na natin yung mga pampalasa. Ilagay natin tong pepper. Black pepper. Lanap lang laman to. Ano ba yun? Buti na lang may nahanap pa ako doon. May reserva. Punti lang. Yan, mga ganyan. Next natin ang Ajinomoto Betchin. MSG. Yan. Tapos itong asin. Tambahin nyo lang guys kung gaano, kung gusto nyo ng maalat or katamtamang alat lang. Tsamba-tsamba na lang. Next is this one, magic syrup. Magic syrup all in one. Tapos ilagay na rin natin tong suka.
Dato po di vinegar. Konti lang. Pampawala lang ng ano, tawag nito, yung pampawala ng langsa sa isda. Tsaka masarap din yung may ano, may vinegar kasi maasim-asim siya. Alam niyo naman pag Pinoy mahilig sa maasim. Tapos haluin natin siya, guys. Haluin natin. Ang bango na ng amoy. As in. Good for 2 to 3 person to, guys. Or kahit nga, ano eh, good for 4 person. Tag-iisang hiwa. Then, tikman natin yung lasa. Yung sabaw. Ang sarap. Ang sarap. Parang lasang, ano, kinilaw. Lasang kinilaw. Kinilaw sa gata ang lasa niya. So, pakaluan muna natin siya ng mga 2 minutes. Tapos, ganyan lang yung apoy niya. Huwag masyadong malakas. Kainan natin ng konti. Kasi baka mamaya, maubusan na tuloy ng sabaw. Mas masarap, masarap pa naman yung ulam yung sabaw nito. Sarap, ang sarap yung sabaw niya, iulam. Mapaparami ka talaga ng rice. Takpan muna natin ulit. Wait tayo ng mga 2 minutes. 2 minutes pass, guys. So, ayan na yung result niya. Malapot-lapot na yung gata. So meaning na nanuot na yung laman, yung lasa, nanuot na yung lasa sa isda. That's it, guys. Patay na natin yung apoy. Pwede na itong ihain. Thank you for watching.